Yo, what is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman, panibago namang makabalbalan ng ibang kampong tipag-usapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know how this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, nag-iingay sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV. Yes, siyempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabalol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan na nangurot po ng mga salot ng lipunan at sa inyong mga membro ng mga ok-ok. At sa inyong mga virus ng mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kurte araw-araw kasi puro ho yan mga pasaway. At alang nabibigay po na problema sa Pilipinas at saka literal mga kababayan. Sila po ang dahilan kaya bumabagal po apagudlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kurte araw-araw, kukurte natin sila sa lakang may tempo na mga singit. So how are today mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw sa tumibigay po ng mga bagong balita sa Sir Ivan dito sa ating channel. Empress, lagi ko po itong sinasabi dito raw araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy everyday. Iwas kayo doon sa mga taong nabibigay sa inyo ng problema at nabibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam natin mga kababayan, iwas na karoon kayo ng stress sa buhay, dyan na kumpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po, good vibes everyday at saka smile lang po everyday. Of course mga kababayan, kumustang lahat? How are you today? Siyempre before tayo mag-start ang ating talakayan ngayong araw, ikumustahin ko muna kayo. Siyempre good morning sa lahat, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar. And I'm hoping po mga kababayan na okay lang po kayo at wala pong sakit-sakit ang lahat. So isa po sa tipag-usapan ngayong araw mga kababayan ay magbigay ho tayo ng update tungkol po doon sa mga nag-aamok, yung mga aktivista, mga diktador na mga UP students. Kasi alam nyo mga kababayan, meron kasi nag-message kay Sir Ivan, abay nagalit, di ba naalala nyo, two vlogs ago na pala, ay napag-usapan ho natin dito, yung tungkol po na ginawa ng mga UP students doon sa UP Diliman, na ano na nagiging diktador sila mga kababayan, abay meron nagalit kay Sir Ivan, parang sabi niya, naiinggit daw si Sir Ivan, at saka proud daw sila, na sila po ay isang UP students na nandun ng ngayon sa Europe mga kababayan, at dahil nga sa kanilang malaki na daw ang kanya mga sweldo, ay painom-inom na lang daw sila ng beer mga kababayan, nang iinggit at saka nagmamayabang mga kababayan. Si Sir Ivan nainggit ba talaga? Actually dapat ho natin pag-usapan yan kasi hindi po maganda ang kanilang ginagawa mga kababayan. Sila po dito ang totoong lumalabas na diktador at mayroong utak po NPA. Nagalit sila kapag sinasabihan natin sila na NPA mga kababayan or niriligtag natin, pero nakikita ho natin doon sa kanilang pictures ay meron pong isa sa estudyante doon na nagsuot po na isang communist cap na ginagamit po, signature cap ho yan ng NPA, ginamit po doon sa isa po sa isang UP students. Pero yung nandun po sa Europe mga kabayan, nagagalit kay Sir Ivan. Well anyway, sabi nila hindi naman po na mga pro Marcos, mga pro government po ang nagagalit doon sa ginagawa po ng mga UP students. Pati nga mismo yung mga leader dyan sa UP Diliman ay nagagalit rin sa kanilang mga kababayan. Di ba nakita naman ho natin yan, hindi lang po yung mga pro-government ang nagagalit sa kanila, pati na rin yung mga concerned citizens, kasi nga at lalong-lalo na yung mga taxpayers, kasi nga sambayan ng Pilipino, yung mga takso natin ang ibinibayad sa kanila at nagpapaaral sa kanilang mga kababayan, kasi tayo po ang nagbabayad sa kanilang kanang tuition. Kaya dapat lang, ako butong-buto talaga ako dito, na tatanggalan na sana ng free tuition yung mga aktivista na yun mga kababayan. Well, hindi ko naman nila lahat. Totoo naman talaga na marami pong mababait dyan na mga estudyante dyan sa UP at matitino mga kababayan, marami dyan. Pero mas marami rin naman din na meron ding mga ok-ok dyan, mga salot ng lipunan na nagtambayan dyan po sa UP Diliman mga kababayan. Sayang nga lang yung mga bata na yan kasi magaling naman talaga. Halo
halos lahat po ng mga UP students ay mga gagaling talaga mga kabayan at mautak rin sila. Sayang nga lang, mamaya pag-usapan ho natin yan, meron tayong ibibigay po na update mga kabayan. And of course, isa rin sa pag-uusapan ay ito ring sitwasyon sa isang kapwa po OFW ni Sir Ivan na nanghihingi po ngayon ng tulong mga kabayan. Kasi nga, minamaltrato sa dito, binubugbog po ng kanyang amo. Mamaya pag-usapan natin yan. Of course, marami pang iba at tungkol rin kay Chris Aquino. Kasi meron akong nabalitaan mga kabayan. But before that, siyempre before tayo mag-start po nating talakayan ngayong araw, siyempre kumustahin ko muna kayo at i-shoutout natin ng ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga rin natin na mga Marcos Loyalist. And of course, huwag natin kakalimutan, kumustahin rin natin ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today mga kabayan? Siyempre, huwag natin kakalimutan at lagi ko itong sinasabi dito araw-araw na dapat pasalamatan ho natin yung Unit Team supporters. Kasi alam niyo mga kabayan, yung Unit Team supporters po ay hindi nila iniwan si PBM, si BP Desara at saka si FL Lisa Aranita Marcos. Hanggang ngayon, mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos Administration. And again, thank you so much po sa Unit Team supporters. And friends, thank you so much also sa ating mga returning viewers, yung mga solid supporter po ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. And friends, thank you so much po for appreciating and for supporting our channel. And friends, thank you so much also sa ating mga new subscribers. Welcome to the family and thank you for appreciating our channel. Ipampesensyahan nyo na si Sir Ivan minsan, ipasaway rin tayo mga kababayan. Siyempre, makipagbardagulan tayo. Again, thank you so much po sa lahat. So, dito muna tayo mag-start mga kabayan. Before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita, well, dito muna tayo po kay PBM at kay BP Indesara. Kasi meron silang minsahi mga kabayan para po sa araw ng kagitingan. So, for more details, let's watch this. Sa gitna ng mga pagsubok, hindi natitinag ang mga Pilipino. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ng kagitingan. Ayon sa Pangulo, sama-sama nating nalalagpasan ang mga hamon bilang iisang bansa sa tulong ng hustisya, katotohanan at demokrasya. At sa pag-alala sa sakripisyo ng ating mga bayani na nagbigay sa atin ng kalayaan, hinikayat ng Pangulo ang lahat na labanan ang diskriminasyon at tulungan ang mga nangangailangan. Dagdag niya, ang ating mga ginagawa ngayon ang guguhit sa kapalaran ng bansa at ng susunod na henerasyon. Samantala, iniulat ng Armed Forces of the Philippines na mahigit 100 miyembro ng New People's Army at mga local terrorist group ang na-neutralize sa unang bahagi ng taon. Sa bilang na ito, 82 ang mga kasapi ng Communist Terrorist Group, 17 sa kanila ang namatay sa combat operations. 20 ang nahuli habang 45 ang sumuko sa mga otoridad. Mahigit 300 namang armas ang narecover. Sa pagtataya ng AFP, 3 na lang ang aktibong guerrilla front dahil ang ibang grupo ay may tuturing ng mahina. Samantala, 28 miyembro ng Abu Sayyaf Group ang sumuko sa pamahalaan habang 2 naman ang nahuli. Sa panig naman ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, 3 ang napatay sa mga operasyon habang 18 ang sumuko. Nakikiisa rin si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Ayon kay VP Sara, ang Battle of Bataan ay nag-iwan ng marka ng pagiging makabayan, katapangan at katatagan ng mga Pilipino. Sa pag-alala sa mga bayani ng Bataan, hinikayat ni Duterte ang mga Pilipino na ipamalas ang kabutihan at bayanihan. At sa pamamagitan ng diwa ng katapangan at kabayanihan, magiging mas masigasig ang lahat na pag-ibayuhin ang sama-samang adhikain tungo sa mas maunlad na bansa.
Good job talaga dito sa gobyerno natin mga kabayan, sa Marcos Administration. At lalong-lalo na, congratulations nga pala sa NTF-LCAC. Kasi nga, unti-unti na pong ano, mga kabayan, na neutralize nila yung mga NPA members. Kasi nga, ano, nalaman nila yung mga kuta doon sa mga pinagtataguan po ng mga NPA mga kabayan. At siyempre, ma-good job ho yan. Kasi nagbalik loob na po sa gobyerno ang iba po dyan ng mga NPA mga kabayan. Kasi kapag sumasama ka dyan sa mga NPA, may walang kwenta yung mga kabayan, walang magandang buhay na marating mo dyan. Kasi nga, puro gutom ka lang dyan at saka nagtatago ka lang po sa gobyerno at lagi kang hinahanting po ng mga kasundaluhan natin. Sana panawagan ko po dito sa NTF-LCAC, sa gobyerno natin, sa mga kasundaluhan, abay marami pong ano, mga NPA dyan sa UP Diliman. Sana, kung pwede, ano, puntahan nyo rin dyan minsan. Maraming NPA dyan sa UP Diliman. Sabi nila na inggit na si Sir Ivan sa tataga UP. Bakit naman ako may inggit, mga NPA yon? So anyways, babalikan natin yung mga NPA na yan mga kababayan. Well, dito muna tayo, showbiz update muna tayo. Kasi nga, 4 hours ago, not 4 hours ago, I think 3 hours ago na ba, before ho nag-vlog si Sir Ivan, abay nakita ko mga kababayan, dumaan sa aking wall, si Chris Aquino ay nag-shopping mga kababayan. Nag-shopping na, naka-recover na pala sa kanyang sakit. At saka kinonfirm ho yan ni Bimby ng kanyang anak na stable na daw ang health po ng kanyang mami. At saka ayon rin po sa post mga kababayan doon po sa The Scope. Yung The Scope, sila po nagbabalita po tungkol sa showbiz. Ayon dito sa balita mga kababayan, tila mas lalo pang bumuti ang lagay ng kalusugan ni Queen of All Media, Chris Aquino. Base sa mga bagong larawan, ibinahagi sa Instagram ng kanyang malapit na kaibigan na si Batangas Vice Governor Mark Leveste. Yun nga mga kababayan, nakalabas na po si, ano, si Chris Aquino at nakita natin na ano, nag-shopping po dun sa iwan ko anong ano dyan. Eh, siyempre, mamahalin niya mga kababayan. Kasi nga, di ba, that is a month na baga, I'm not sure kung mas na ba, di ba may na-discover ho sila na mag-asawang doktor na magaling makabayan from India at talagang nalaman po yung root cause po ng sakit po ni Chris Aquino. And I think siya po yung nag-maintain ngayon at siya rin ang nagpa-stable po ng health conditions po ni Chris Aquino. Well, ano, good news ho yan. Even though na merong malaking kabulastugan, mga panluloko, mga makawatan yun eh. Na ginagawa po yung mga Aquino dito sa ating gobyerno at saka sa mga Marcoses. Well, siyempre, ano nabayan natin si Chris Aquino. Alam ko naman mga kabayan, si Chris Aquino po yung nag-suffer ngayon sa mga ginagawa po ng mga Aquinos noon sa mga Marcoses at saka sa gobyerno natin. Lalong-lalo na niloko po ni Cory Aquino yung mga farmers natin mga kabayan. At mamaya pag-usapan ho natin yan. Siyempre, so dito while nagbasa-basa ho si Sir Ivan sa mga comment ho dyan sa baba na yan, abay may nabasa mga kababayan. Sabi ho dito ni Romina Marinella, sabi niya, Chris must be recovering fast, she's shopping already. At nang naglibot ako, meron akong nabasa dito, iba talaga pag may pera. Well, iba talaga pag may pera mga kababayan. Well, I'm not sure kung talagang sa kanila ba yung pera na yun or sa mga Marcoses. Ayun ba sabihin, marami naman magalit eh. Pero dahil nga nabanggit dito na iba talaga pag may pera, mamaya pag-usapan ho natin yan. Babalikan natin yung mga kababayan, Chris, baka natin yung mga gunggong na yan. Kasi nga, may totoo naman talaga or lumalabas naman talaga dito ng most of the riches or wealth po ng Aquino abay galing naman sa Marcoses yung mga kababayan at hindi naman yan tinago or marami na pong nakakaalam yan, lalong-lalo na yung mga historians ho natin. Kaya lang, sad to say, nung bata pa ho si Sir Ivan, abay inutuho tayo at saka yung mga pang-uto nila mga kababayan ay sinusulat pa dun po sa mga libro natin nung elementarya pa tayo. Talagang nauto po si Sir Ivan, but luckily, dahil social media world na ho tayo, very easy na lang ho na mag-research tungkol po sa mga Marcoses, tungkol po sa mga Aquino. Well, nalaman natin ang totoo mga kababayan. Siya nga pala, meron kasi nag-comment doon, ano daw yung autoimmune disease na sakit po ni Chris Aquino mga kababayan? Ano daw yung autoimmune disease? Alam niyo ba? Kung sabihin ko dito, marami namang magalit eh. Yung autoimmune disease, well, ibang term naman kasi yan. Kasi nga, ayos siyang gumamit po sa isang term kasi nakakahiya yung mga kababayan.
alam naman ho natin na marami pong mga dumaan po ng mga kalalakihan, mga lalaki po dumaan sa life po ni Chris Aquino. Yun nga, nakuha niyang sakit ng mga kababayan. At alam kong alam nyo kung ano ang nasa isip ninyo, yun po ang sagot ni Sir Ivan, kung ano po yung autoimmune disease. Iniba lang po yung term, mga kababayan, para hindi halata. Maraming dumaan ng mga hot dogs. Yan ang makukuha ninyo na sakit. So iwasan nyo kayo mga pasaway kayo, mga babae. Wala lang lahat din. Basta huwag kayong papalit-palit po ng mga partners. Stick to one or stick to two. Sir Ivan talaga, pasaway eh. Sangan, okay naman, stick to two. Pero marami na mga kababayan, nako, delikado. Meron talagang sakit na makukuha dyan eh. So stick to one or stick to two na lang po kayo. Okay? So anyways, forward naman tayo mga kababayan. Babalikan ho natin yung Aquino family mamaya. So before tayo mag-start po sa ating next topic, syempre shout out more natin. Ating mga silent viewers, yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ads, Sir Ivan, yung mga suki ho natin dito, thank you so much. I-shout out natin si Michelle Aragones, nandyan rin si Milagros Derilo, shout out daw sa kanyang mister na si Mr. Robert Derilo at ang Rodrigo family. Hi to Angie Miranda, Josie Lemmy, Nonoy Florin Hills, BMC Kids, Be Well, from Virginia, USA, nandyan rin si Ma'am Teresita Kagiwa from Surrey, Vancouver, Canada. Hi to Rosette Scarpina from Rizal, Laguna. Hi to Virgie Ungang, kay Winston Dan Antes, Jelen Kiason, kay Bing Ong from Taipei City, Taiwan. Nandyan rin si Pusong Inami or Sis Queen. Of course, shout out rin kay Maria Midasaplon and hi to Elma Banyaga. So dito tayo mga kababayan sa tungkol po sa taga UP Diliman. Dahil nga iniinis nila si Sir Ivan, inggit daw si Sir Ivan sa mga taga UP Diliman, yung aktivista, yung diktador. Well, hindi lang po si Sir Ivan ang galit dyan sa mga ginawa ng mga gunggong na yan. Hindi lang po yung mga pro-government po na nagalit sa kanila, pati po yung sambayan ng Pilipino at yung mga leader dyan sa UP Diliman, mga kababayan. So, for more details, let's watch this! Ka-27 ng Marso, taong kasalukuyan, matapos ang isang pagtitipong pinangunahan ng mga mag-aaral, kasama ang mga nominadong maging bagong chancellor ng University of the Philippines, Diliman, nagsagawa ng lightning rally ang mga mag-aaral. Dito muli nilang inihayag ang mga panawagang hindi na bago at paulit-ulit nilang isinisigaw. Defend academic freedom, no to campus militarization, no to mandatory ROTC at iba pang mga issue na madalas nilang ipinaglalaban sa kanilang mga kilos protesta. At sa nasabing rally, mariin din nilang kinundina ang naging desisyon ng Board of Regents na idaos ang pagpili ng bagong chancellor ng universidad sa 3 ng Abril, mas maaga ng 34 na araw sa orihinal na itinakda. At nitong Lunes, 3 ng Abril taong kasalukuyan, muling sumiklab ang tensyon sa loob ng UP Diliman. Ang dahilan, hinihingan ng ilang grupo ng mga mag-aaral ng paliwanag ang Board of Regents sa pagkakatalaga ni College of Law Dean Edgardo Carlo Vistan bilang 12 na chancellor ng universidad. Ilang estudyante ang sumugod at nagpumilit pumasok sa Quezon Hall kung saan ginanap ang voting and selection upang pagpaliwanagin ang Board of Regents sa pagpili nito kay Vistan. Humihingi ang mga estudyante ng transparency sa pagboto at ayon sa mga ito, walang demokrasya sa proseso ng isinagawang pagpili. Ibinahagi ng tinig ng Plaridel, official student publication ng UP College of Mass Communication, ang ilang video na nangyaring tensyon kung saan makikita ang ilang estudyante na pilit na sinisira ang pintuan ng Quezon Hall gamit ang isang hangdan at pininturahan din nila ang pinto ng Shame BOR. Sa kanyang paglabas mula sa Quezon Hall, pinagkaguluhan ng mga mag-aaral si Vistan, subalit hindi na rin ito nabigyan ng pagkakataong makapagbigay ng pahayag sa mga mag-aaral at kawali. Dahil sa mga ipinakitang ito ng ilang mga mag-aaral ng universidad, hindi maiwasang umani ito ng mga negatibong sentimiento mula sa publiko. Sa mga nakalipas sa taon, naging mainit sa mata ng publiko at ng pamahalaan ang mga kabataan, partikular ang mga mag-aaral ng UP, dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa mga kaguluhan tulad ng mga kilos protesta, hindi lamang sa loob ng campus, kundi maging sa mga kalsada.
Kilala ang mga estudyante ng UP sa kanilang likas na galing at talino, dahilan kung bakit sobrang daming makakaliwang organisasyon ang mga nakatutok sa mga ito. At kahit ilang beses pa sila sumigaw ng red tagging, hindi maitatanggi na ang mga grupong ito ay nagsisilbing recruitment hub ng mga teroristang grupo. Patunay dito ang mga kabataang maganda sana ang kinabukasan pero nahuhuli o napapatay tuwing magkakainkwentro sa pagitan ng mga ahente ng gobyerno at teroristang grupo. Isa na dyan si Josephine Lapira, dating estudyante ng BS Biochemistry sa UP Manila at naging aktibo si Josephine na miyembro ng Gabriela Youth. 2017, tuluyan na siyang napasali sa armadong grupo at noong November 28, isa siya sa mga napatay sa isang engkwentro sa Batangas. Nariyan din si Giancarlo Cayago Alberto, BS Veterinary Medicine ng UP Los Baños. Pumasok si Giancarlo sa universidad noong 2013 at agaran na linlang ng anak bayan at kalaunan ang kabataan party list ng Southern Tagalog. February 14, 2019, napatay si Cayago sa engkwentro sa Luisana, Laguna. Hindi katanggi-tanggi na NPA siya. Dinedeklara pa nga ng anak bayan na isa siyang martir para sa bayan. At makakalimutan ba natin si Chad Katibay Buok, BS Computer Science ng UP Diliman? 2014 na isama si Chad sa rally noong SONA ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. 2016 na matapos ang kolehiyo, sumama si Katibay sa Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development o ALCADEV. Isang paaralan sa ilalim ng Save Our Schools Network sa Surigao del Sur na ginagamit ng NPA para lasunin ang isip ng mga kabataang katutubo na pumapasok dito at gawin silang radikal mag-isip para kalaunan ay magalit sila sa gobyerno at sumapi sa NPA. December 24, 2022, kasama si Katibay sa mga napatay sa engkwentro sa New Bataan, Davao de Oro. Volunteer teacher lang daw siya pero armado siya ng mataas na kalibre ng baril nang makaengkwentro ng mga sundalo. At kung pagpapatunay lang naman na nagsisilbing recruitment hub ang mga nasabing organisasyon ng kabataan, maraming mga dating miyembro na sumuko na ang nagbigay ng kanilang testimonya. Tulad ni Daniel Deliosa, Daniel Castillo, Arian Jane Ramos at Trey Christian Sabado. Buti na lang dahil sa ginagawa ng mga sumuko para mamulat ang kabataan at hindi na maindoktrinahan ng komunistang teroristang grupo. Tila ba nahihirapan na ang nasabing organisasyon at nagiging desperado na ang kabataan ay kanilang maloko. Hindi kasalanan ng mga universidad na pinanggagalingan ng mga nare-recruit ang pagsali ng kabataan sa mga makakaliwang grupo na kalaunan ay kinamamatay nila. Kasalanan ito ng panluloko at pananamantala ng komunistang teroristang grupo. Bakit nga ba ganun na lamang ang pagkundina ng mga mag-aaral ng UP Diliman sa pagkakatalaga ni Vistan bilang bagong pinuno ng universidad? Bakit sa halid na suportang ipaabot ng mga ito sa bagong halal na pamunuan ay hayag na pagbatikos ang kanilang pagsalubong sa naging pasya ng Board of Regents? Bakit nga ba tila ang nais ng mga ito ay manatili sa pwesto ang dating pamunuan ng universidad? Ano po ba yung Board of Regents, yung UP Board of Regents? Nang sige malaman po ng ating mga kababayan kung ano yung kung bakit nag-aamok itong mga UP students na ito. Ang Board of Regents po ay parang yung Board of Directors. Sila yung pinakamataas na decision-making body ng University of the Philippines. Parang isang korporasyon, di ba? Ang pinakamataas dyan ay yung Board of Directors. Board of Directors ang namimili ng presidente at mga opisyal ng korporasyon. Ganon din po sa UP. Ang members, ang Board of Regents po ng UP, ang pinakamataas na decision-making body ng University of the Philippines. Siya ang namimili ng kung sino ang pwedeng presidente. Siya rin ang namimili kung sino ang mga magiging chancellor. Ang chancellor po kasi ang UP mayroong 8 constituent universities. Sa Mindanao, Diliman, Los Baños, Manila, Visayas, Open University, at tungtong mga constituent universities na ito po ay pinamumunuan ng isang chancellor. Ang Board of Regents din po ang namimili dyan. Ang Board of Regents din po ang bumoboto ng mga dekano o yung deans ng mga colleges at iba pang mga critical na opisyal ng universidad. Sila rin po ang nagdedesisyon sa mga piskal o yung may kinalaman sa pera, pondo at budget ng universidad. Parang sila po ang magulang ng ating universidad, ng UP. At siguro ang kailangan lang pong tandaan ng mga tao, yung sinasabi nilang undemocratic. Paano undemocratic kung ang
Board of Regents po ng UP ay binubuo po yan ng 11 katao. Yan po ay pinamumunuan ng isang chairman, at ang chairman po ay ang chairman ng Commission on Higher Education. Concurrent po siyang chairperson ng UP Board of Regents. Ang kasama niya po ay ang presidente ng UP, at ang meron din po dyan yung tinatawag nating sectoral representatives. May kinatawan po ang mga estudyante. So may student regent. Meron din pong alumni regent. Meron din pong kinatawan ang mga guro o yung faculty regent. Meron din po, at ito ay kakaiba sa UP, hindi lahat po ay meron ito, yung tinatawag nating staff regent. So pati yung mga kawani ng UP ay may kinatawan po sa Board of Regents. Nandiyan rin po ang may tatlo po rin, nandiyan rin po ang nakaupo din po ang chairperson ng Committee on Higher Education o Committee on Higher and Technical Education ng House of Representatives. So may congressman po na nakaupo dyan na binoto ng tao. At meron, nandiyan din po ang nakaupo ang chairperson ng Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, si HTVE. Nakaupo rin po dyan. Binoto rin po ng mga tao yon. At meron po dyan nakaupo din na tatlong kinatawan na siya namang tinalaga ng presidente ng Pilipinas. At sila po yung mga presidential appointed regents na ang nagtalaga naman po ay ang presidente ng Pilipinas mismo. Sa ngayon nga po, ang pagkakaalam ko, ang mga nakaupo pa dyan ay mga tinalaga pa ni Presidente Duterte, dahil may 2 taon po, ang isang regent po ay may termino na 2 taon. Ako po ay naging regent mula 2016 hanggang February 2020. So may term din po sila doon. At yan po ang bumubuo ng UP Board of Regents. Sila po ang pinakamataas na decision-making and policy-making body ng Universidad ng Pilipinas po. Oh, hindi sila legal front. Don't ever call... If we have that proof, we call them what they are. But when we call them out, we have to also escalate the action. Yes. We cannot stop by calling them. We have to make them legally liable. They are morally liable already. We know that. We have to make it legal also. Yes. Yun yung kailangan po natin gawin. And wala pong sabi ko nga po, both at the personal level and at the legal level, we have enough basis. We have enough basis to escalate the fight. We bring the fight to them. Make them explain themselves, because we have enough to make them explain themselves. Yes, yung sinasabi nila na, why should we be... Yeah, Attorney Spaki. Is Fidel Nemenso, should we make him answer? Is he liable? Is he responsible for the incident that happened in UP? For Monday? Ayun yes. Nga po. Nung nangyari sa Monday, I think he should be made to explain. Yeah. Not only Fidel Nemenso, kasi po si Fidel Nemenso, ang sasabihin niya lang, hindi na ako yung chancellor. Kasi nung February, when his term ended in February, nagtalaga na ng OIC. Kasi hindi po pwede mag-hold over ang isang incumbent chancellor, lalo na pag tumatakbo siya for a second term. OIC na... nagtalaga ng OIC. Pero yung OIC na yon, dati niyang vice chancellor. Siya rin po yung nagtalaga noon. At yung vice chancellor at mga vice chancellors na nakaupo ngayon, siya rin po nagtalaga ngayon. Kasama po dyan yung vice chancellor na pinigilan ang EFP na sumapi o dumalo dun sa jobs fair. At ito po yung maganda. Nung question na sila at maraming grupo ang nagalit dito, abay mamaya, yung sagot ng Vice Chancellor, sabi niya, hindi, inorganize kasi yan ang student council. Yung student council, ayaw kayo kasama. Diba? Yun ang sinabi nila. At never, eto sa akin yung student council, sige, papabayaan ko pa yan. Pero, the Vice Chancellor, who was appointed by Fidel Nemenso when he was Chancellor, made an official response. And that response is policy. Ibig sabihin, the AFP is not welcome in the university. That there is no course in UP which can feed into the armed services and to the national defense sector. Paano nangyari yun? Ang karamihan ng mga sundalo natin, mga official natin, mga general natin, may PhD, may MP, may mga master's degree from UP. Marami sa kanila, mga graduate ng undergrad na UP.
ay may mga marami kong kabatchmates sa mga official ng UP ngayon, mga graduates ng agriculture, agribusiness, econ, diba? May so ang policy ng Diliman, we're training people na there is nothing in UP which is useful in the AFP, which is wrong. So they are creating a warp, disturbing and yeah. and wrong and false impression. Sinisiraan nila ang AFP. That is not the AFP, and that is a that is an official policy, because it is a policy because it was issued by a vice chancellor who was appointed by the chancellor, yeah. Who is at that time Fidel Nemenso. You know, bakit mo pinabayaan? Ito, at ito pa yung dulo po doon. They never took it back. I never saw an official document saying we made a mistake, we're sorry. So the policy remains up to now. Na ang parin ang UP Diliman, para sa UP Diliman, walang kurso sa UP Diliman na para sa uniform service na magagamit ng DND, na magagamit ng AFP. 'Yun ang policy ngayon ng UP Diliman. Yeah. And that is very disturbing. Paano nakaabot sa second floor yung mga estudyante na yan? Eh yung second floor, yung pinto po na yan ay nasa second hall, second floor veranda. Ang Quezon Hall po kasi dalawa ang wings niyan. Merong west wing, may east wing. Yung west wing po nandoon ang presidente ng universidad. At ang mga tanggapan ng Board of Regents ay yung top floor. Yung east wing o yung sa kanan, nandito naman po yung tanggapan ng mga ng chancellor at ng mga vice chancellor. Ibig sabihin po, ayan po, kung nakikita niya sa picture na yan, nandun po, di ba, may dalawang pinto. Para makaakyat ka sa second floor na yan, pwede kang dumaan doon sa west wing, pero nakasarado po yun kasi nanggulo na sila doon eh. So ibig sabihin, ang dinaanan ng mga estudyante na nakaakyat sa second floor, yung east wing. Ano nangyari? Paano sila nakaakyat doon? Sino nagpaakyat sa kanila? Eh ang may hawak po ng ang may hawak po ng east wing, ang may control sa mga tao diyan, eh mga tao ng UP Diliman. Mga tao ng UP Diliman na sa kasalukuyan ay pinamumunuan ng OIC at mga vice chancellors na inappoint din po bilang vice chancellors ni ng kandidatong si Fidel Nemenso na siya namang sinusuportahan nito mga mag-aaral na to. So, Spaki, ito yung... 1 plus 1, di ba? 1 plus 1 equals 2. Unless, makita nga, kasi ganito lang yan. Kung hindi kinakipagsabuatan, may naging pabaya. Bakit, paanong napayagan na makaakyat yun yung mga ganong kagulong estudyante sa second floor? Bakit hindi sinara yung gate? Bakit hindi hinarangan? Bakit hindi pinigilan? Ang nakikita ko kasi dito, ano, na itinuro din ng mga former cadre sa atin dito, na this is the same pattern ng mga rally na they set it up. Set up ito na ginalit mo yung mga kabataan na yon, radicalized sila, tapos you set it up like in a rally, they set it up para magkaroon ng kiskisan, para because yung goal is to create chaos, di ba? So ganun yon. So may nang-uudyok diyan. May nang-uudyok diyan at ang alam namin ang nang-uudyok diyan ay ang CPP, NPA, NDF. Alam naman nating lahat yon, di ba? So Yan naman po. Tingnan niyo po ang mangyayari diyan. Pasalamat po tayo, maximum tolerance ang ating mga opisyal ng UP. Hindi po sila pinatulan at hindi po nagkaroon ng escalation ng karahasan. Pero definitely po, hindi naman kikilos yan mga yan at hindi lalakas ang loob ng ganyan kung wala rin silang sinasandalan na walang nagtutulak sa kanila. Ang problema, tulad ng kadalasan nangyayari, yung mga kabataan po natin, sila ang popronta. Pagka dyan po, nakakapagtaka na nga lang po eh, pero dapat meron ng kaso yung mga estudyante na yan eh. Gawin mo yan sa private school. Wala, expulsion ka dyan, hindi lang exclusion. Hindi lang tanggal sa roster of students, hindi lang kick out. Expelled ka pa niyan talaga, hindi ka na makakapag-aral sa kahit na anong paaral lang sa Pilipinas. Kasi that was outright violence, that was outright destruction of property, that was outright disrespect for authorities and processes. At sino ang napapahamak? Yung mga bata. Yeah. Nasaan yung mga bumulong sa kanila? Nasaan yung mga nag-udyok sa kanila? Nasaan yung mga matatapang na talagang inagitate itong mga batang to?
talagang very distractful po yung kanilang ginawa ng kababayan. Sana hindi lang po tatanggalan sila ng scholarship or tatanggalan po ng free tuition or expelled. Sana kakasuhan rin mga kababayan. Kakasuhan lahat yung mga yung napakana po sa ano sa mga nung mga aktivista na yan, yung student council na yan at pati rin si Fidel Nimenz mga kababayan. Sana kakasuhan rin. Kasi hindi talaga maganda ang kanilang ginagawa dyan para naging diktador na ho sila. At tatanungin ko ulit, itong mga taga-UP na umatake kay Sir Ivan, nainggit daw ako, well, kaingit-inggit pa talaga yung ginawa po ng mga NPA na yon. Well, tatawagan ko talaga NPA kasi meron silang NPA mindset Sinabi na nga doon sa former member po of Regions mga kabayan na sabi niya na hindi pinigilan ng student council na papasukin po yung mga kasundaluhan natin na pumunta dyan sa UP Diliman. Ayon lang papasukin mga kabayan, hinaharang ho nila yan. Bakit? Kasi ayon nilang malaman ang mga pinagagawa nila dyan sa mga sa UP Diliman. At alam naman ho natin yan, yung UP ay recruiting hub yan ng mga NPA. Kaya ayon nila magpapasok po ng mga sundalo mga kabayan. Pinipigilan nila yan at kinukonsente po ni Fidel Nimenzo yan. So dapat lang imbestigahan niya si Fidel Nimenzo kung kailangan dapat kakasuhan rin yan gunggong na yan kasi nga tinotolerate niya yung ginagawa po ng mga estudyante dyan na mga aktivista. Well, hindi naman po nainggit po si Sir Ivan. Bakit naman ako mainggit? Law-abiding citizen ako. Sumusunod tayo sa batas po ng ating gobyerno. At of course, ang nainggit lang ho dyan, yung mga, hindi nainggit, ang yung mga galit na po sa atin, yung mga ok-ok po ng mga pag-iisip ng kababayan, yung mga may mga virus po, katulad doon sa nag-message kay Sir Ivan. Abay, anong tawag ito mga kababayan? Para sabi niya, ang laki na daw ng kanilang sweldo doon sa Europe. I think Europe yung minention niya At saka painom-inom na lang daw sila ng beer mga kababayan dahil daw sa laki ng kanilang sweldo. Well, baka mag-backfire yan. Hindi natin alam. Alam po, ang Diyos po natin ay nakatingin po sa inyo. Baka babawiin nila yung inyong natamo ngayon na mga kababayan, yung malaki niyong sweldo. Baka kukunin ho yan. Alam nyo naman, nakatingin na po si Lord Jesus. So, dapat huwag tayong magmayabang mga kabayan. Dapat kung meron na ho kayong ganyan na klaseng estado sa inyong life, dapat be humble tayo. Abay, sabi na, painom-inom lang sa mga kabayan. Well, it's your right naman. Walang problema. Pero nawalit natin dito, dapat yung mga nandyan sa UP Diliman, na mga ok-ok na yan, mga NPA na yan, dapat baklasin mga kabayan. I-expel yan at dapat kakasuhan na rin. Para hindi na po pamamagalan Marisan. Kasi yung NPA ay salo talaga ng lipunan yan at dapat mawala na po sa gobyerno natin at sa bansang Pilipinas. So before tayo mag-jump po sa next topic mga kababayan, syempre shout out natin si Maiti Baiza, hi to Rosemary Sogusio, nandyan rin si Violeta Clidoro, Ferdinand Casiliano, Margarita Iglesias, si Elsie Adaman, nandyan rin si Auri Antonio TV, si Amina Kuwasin, Efren Texon, shout out daw sa Unit Team Korea Chapter. That's greetings come from the mayor. Hi to Junelle Palma, Marilovid Narek, nandyan rin si Erickson Tismoblag from Kuwait, Roy Pahila, hi po kay Ai Kato from Japan, nandyan rin si Helen Cabayao from Toronto, Canada, and hi to Hernan Sinisa at sa De Los Santos family na nandyan sa Bonifacio, Misamis Occidental at saka sa mga Bisensian Batch 74. So dito tayo mga kababayan, sa medyo mayroong problema po ang ating kababayan na OFW kasi humihingi siya dito ng suporta po sa gobyerno natin dahil nga minaltrato mga kababayan, binugbog po ng kanyang amo. So for more details, let's watch this. Humihingi ng hustisya ngayon ang mag-inang overseas Filipino workers sa bansang Jordan matapos makaranas ng matinding pambubugbog mula sa anak ng kanilang employer. Posibleng patong-patong din ang kasong kahaharapin ng employer dahil mula sa Jordan ay dinala pa ang mag-ina sa Iraq kung saan nangyari ang pagmamaltrato. Narito ang balita ni Cherry Light. Tulungan niyo po kami sa rehab.
Namamaga, nangingitim at parang lantang gulay ang halos buong katawan. Ito ang sinapit na mag-inang OFW dahil sa pambubugbog ng anak ng kanilang employer. March 30, 2023 nang mangyari ang matinding pagmamaltrato sa mag-inang OFW. Pero kahit nasa Jordan ang job site ng mag-ina, nangyari ang insidente sa bansang Iraq. Sa eksklusibong interview ng SMNISA Recruitment Agency nito, hindi sila nagpabaya sa monitoring sa mag-inang OFW. Pero noong may matinding nangyari sa kanila, doon pa nila nalaman na pabalik-balik na pala silang dinadala ng kanilang employer sa Iraq na wala man lang abiso. Pinagbintangan din daw kasi sila ng anak ng kanilang employer na nagnakaw ng $49,000 dahilan para saktan sila. Nagulat na lang kami na nandoon sila, na hindi sila nagpaalam sa office, hindi sila nag-inform sa amin na nandoon. Actually, tinatanong namin, okay lang ba, okay lang kami, ganyan. Pero never nilang binanggit na nasa Iraq po sila. So ngayon, yun nga, yung nangyaring pananakit nung amo, nung anak nung amo, hindi talaga yung amo niya. So yung anak na nawalan doon sila ng $49,000, sila yung pinagbintangan. Pinakulong pa daw ng anak ng kanilang employer ang mag-ina, pero dahil walang mapatunayan sila ang nagkuha sa pera, agad naman silang nakalaya. 11 taon na kasing nagtatrabaho si Elisa sa kanyang employer na nasa Jordan. Nagtagal ito dahil sa mabait at maayos naman ang sweldong natatanggap nito mula sa kanyang employer. Kaya dahil sa kampante si Elisa, dinala niya ang kanyang anak na si Josel sa Jordan na parehong naninilbihan sa naturang employer. Pero ang araw na iyon, ang hindi nila inaasahan na gagawin ng anak ang kanilang employer. Ito po yung inubos nila sa katawan po ni Josel. Makikita sa video ang malalaking kahoy na ginamit sa pambubugbog sa mag-ina. Sa ngayon, hustisya ang nais na makamit ng mag-ina at ng kanyang recruitment agency. Mula sa Jordan ay nag-flight patungong Iraq ang foreign recruitment agency nito na The Nations for Intermediary Recruiting House Workers Company Limited para asikasuhin ang mag-ina. Nakahanda ding tumulong ang Philippine Recruitment Agency sa mag-ina habang nakahanda na itong sampahan ng kaso ang kanilang employer. Sa ngayon po, kasi hindi pa naman kasi sila nakarating ng Jordan kasi nasa ano pa sila, nasa Iraq pa sila ngayon. Pero financially, lahat po ng pwedeng maitulong namin, tutulong kami. Basta ang sa akin lang is, ang sabi ko dun sa FRA ko, talagang kailangan mabigyan sila ng hustisya. Pero para kay Attorney David Castillon, hindi lang ang anak ng employer ang dapat kasuhan, kundi pati mismo ang employer na mag-inang OFW, lalo na kung nandiyan ang mga ito nung nangyari ang pagmamaltrato. Iyan kasing pagmamaltrato, patong-patong kasi ang violations pagdating sa ganyan. Kasi sa kontrata, bawal mong saktan ang mga worker. So kung sinaktan mo yan, may violation ng contract at syempre, yung pong pagbugbog, maltreatment, yung nag-cause ng injury sa ating overseas Filipino workers, serious violation po ito. At yan po ay magkukause ng blacklisting ng ating employer. At sa rules po natin, sa batas natin, po pwedeng hindi na sila makakuha ng katulong. At yun naman sa ating foreign agency, ground din po yan for permanent disqualification. Ibig sabihin, kahit saan po sa Pilipinas, ay hindi na po sila makakapag-hire. Kahit saan pa sila magpalipat-lipat na recruitment agency, ayan po ay sisiguraduhin natin na magkakaroon po ng kaso. Hindi lamang yung employer, kundi pati po ang foreign agency kung kinakailangan. Ipinagbabawal din sa batas ng Pilipinas na dalhin ng mga employer ang mga OFW kahit sa ang bansa na nais nila mula sa kanilang job site. Ayan yung mahigpit na ipinapaalala natin sa lahat ng mga overseas Filipino workers na hindi lamang po yung pagpunta sa Iraq, kundi sa kahit sa ang bansa na kapag kahalimbawa ay aalis sila doon sa job site. Hindi kasi po pwede na sila basta-basta na lang mag-decide na isasama ako sa employer o di kaya yung employer basta na lang sila dalhin, kasi dapat talaga nagpapaalam sila sa ating migrant workers office o yung polo dati na
sasabihin kasi, oh, ito, dadalhin ko ang worker dito sa ibang lugar, pero ibabalik din namin. Kasi kailangan ma-report yan doon, ilang araw ba sila, kailan ang balik, ano ang gagawin doon. So dapat, dinodocument kasi. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung saan gagawin ang paghain ng kaso sa mga employer, kung ito ba ay sa Jordan o sa Iraq, kung saan naganap ang insidente. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Embahada ng Pilipinas doon at sa Polo Owa kaugnay sa kalagayan ng mag-inang OFW. Kung doon nila kakasuhan sa Iraq through the assistance of embassy natin, or po pwede rin naman doon sa Jordan, kasi nakita naman na ganyan po ang ginawa sa ating workers, eh meron pong pananagutan yung ating amo talaga. Kung saan man nila yan na based doon sa kanilang batas, kung saan nila isasampa yung reklamo, basta po mabigyan ng ustisya, ayos po sa atin yon. Sa aking mga kaubayan po ng mga OFW, kung meron ako kayong sitwasyon na ganyan, yung nakaranas na kayo ng maltreatment po ng inyong mga amo, kahit konti man lang, ibadsayan na yung mga kaubayan. Dapat ipagbigay alam kaagad doon sa polo o sa embassy natin para mabigyan kayo ng assistance kaagad, mga kaubayan. Huwag yung manahimik, huwag yung hintayin na pang ilang beses na kayo pinagbuhat ang kamay or pinapaor or minamaltrato, mga kaubayan. Baka mahuwi pa sa hindi maganda, alam nyo na, mahirap. Hirap na. Siyempre, nandiyan kayo sa iba, nandito ka tayo sa ibang country at saka hindi natin baluwarte ito. Alam nyo na, mga kaubayan, dapat ipag-alam ka agad. Ito po advice po galing kay Sir Ivan at sa galing po sa gobyerno yan, ay ipag-alam ka agad po sa ano natin, sa DMW, sa dyan sa embassy or dyan po sa, siyempre sa gobyerno natin para mabigyan ka agad kayo ng support na, mga kaubayan. So, huwag nyong kakalimutan ho yan. Dapat ano tayo, very vocal tayo tungkol sa ganyan para maiwasan po mga aksidente na mabalitaan na lang natin, God forbid, na alam niya baka patay-patay na. Delikado, mga kaubayan. So anyways, update tayo, mga kaubayan, dito po sa tungkol sa SIM Card Registration Act. Kasi as of April 7, ang lahat po na nakaregister po sa Dito Telcom ay 4,700 plus na, mga kaubayan. Sa Globe, 26,348,000. Smart, 31,000,000. At saka total lahat ay 62,000,000 na lahat, mga kaubayan. So I think or in all, kung i-percentage natin, baka nasa above half na yata. I think 111 million ba tayo lahat na population po sa Pilipinas. Pero siyempre, ang karamihan dyan, mga bata naman, mga kaubayan. So probably nasa mga 110 million. So all in all, nasa half na tayo, mga kaubayan. Halfway through na lahat po yung mga naka-register po ng mga SIM cards dyan sa Pilipinas. And that is a good news. Kasi alam nyo, ang deadline po ng SIM card registration, lagi kong inuulit dito, April 26 po, 2023, ang deadline po ng SIM Card Registration Act. And after that, i-deactivate na ang inyong mga SIM cards, mga kabayan, yung mga active po ng mga SIM cards. Wala tayong pakialam dun sa mga hard-headed, yung mga hindi sumusuporta po sa SIM card registration, mga kabayan, kasi ilang beses natin sinabi dito kung kailan po yung deadline. Dapat walang extension. So dahil nga napag-usapan ho natin ang SIM Card Registration Act, mga kabayan, alam nyo ba, merong nakulong na tatlong tao na dahil po natimbog sa pagbibinta ng registered SIM card. Tatlong tao, and of course that is a week ago, mga kabayan, meron ding apat yun eh. Hindi ko lang nabalita dito, pero nabasa ko po doon sa headlines natin, screenshots natin, na merong apat rin na individual na mga kabayan, na timbog po dahil pagbibinta po ng mga registered SIM cards. Laging sinasabi ho yan na taga DICT, at yan po ay batas na bawal na bawal talaga ipagbibinta ang inyong mga SIM cards, mga kabayan. Lalong-lalo na rehistrato na po sa SIM card Registration Act. Inuulit natin dito, bawal na bawal po ipagbibenta ang inyong mga registered SIM cards. Bawal ho yan sa batas. Baka makulong kayo at pagbabayaran kayo ng penalty, mga kabayan. Okay, so before po natin taposin yung programa, syempre shoutout muna natin
si Alben A. Sagales na nandyan sa Dubai. Greetings come from Banji Atienza. Hi to Eva Narita. Shout out rin kay Leonila Olano from Las Vegas. Siyempre mga kabayan, kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again mga kabayan, libre lang po ang mag-like. Wala naman pong bayad yan. Hopefully po sa ating mga bagong subscribers dito, every time na mag-release tayo ng bagong balita natin, bagong vlogs natin, automatic masana tayo na mag-like po. Very important ho yan para maiwasan natin yung nangyari po sa, alam nyo na, marami kasi nagre-report po na mga anti-Marcos dyan, na mga anti-Ivan dyan, ayaw sa ating ginagawa dito, nire-report po nila ang channel ni Sir Ivan at laging dinadamihan ho nila yung mga dislikes. Alam naman ho natin kung ano mangyayari po sa ating channel kapag maraming dislikes mga kabayan. So, ano panawagan ko dito, sana mag-like ho tayo. Mas maganda maraming likes kasa dislikes. Of course mga kabayan, before natin tapusin po ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, thank you for waking me up today. What a blessed life it is to wake up in this Easter Sunday morning, where we get celebrate and experience your resurrection power. As you have conquered the grave, poverty, and sickness, we believe that we will also be victorious in whatever challenge will come. We pray that this day will be filled with new hope, new beginning, and blessings. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.